they are celebrating their anniversary karong adlaw, so padulong ko dito sa ilaha unya para maghatag og mensahe kanila. But it's mainly about the rule of law kana ang ako ang mensahe para kanila. Sir Jason Amisola of PTV. Dili ba siya politicize BP ang imuhi pag-atud dito? Dili ba kaya di siya ma-politicize sa mga dili man siguro siya. Sa tanaw na ako, dili siya ma-politicize tungod kay dabawen niyo ko o vice president ko, and doon ako'y duty nga i-comfort ang mga members sa KOJC sa ilahang kalisod nga ginakaagian karon. All right, thank you, ma'am. BP, obviously happening po doon po sa KOJC, ano po yung mensahe natin sa mga Dabawenyos? Ang mensahe natin sa mga Dabawenyos is to uphold the rule of law and to call out always violations, constitutional violations or violations sa ato ang mga balaod in the implementation of the warrant of arrest. Thank you, sir. Ano? But kasi mabilis ang implementasyon ng warrant of arrest. Hindi naman natin, hindi dapat ginagawang excuse na malaki yung lugar. Sa sobrang dami ng mga pulis na nandyan sa loob at sa sobrang dami ng pulis na pinadala para mag-execute ng warrant of arrest, magtataka ka, 9 days na hanggang ngayon, hindi pa sila tapos sa pag-implement ng warrant of arrest nila. Dapat mabilis yun kasi totoo yan at tama yan. Naaapektuhan ang imahe ng Davao City at naaapektuhan ang negosyo ng mga tao. In fact, noong mga unang araw, naapektuhan din ang mga flights to and from Davao City. At hindi natin gusto yon, dahil ang gusto natin ay mapayapang pamumuhay para sa mga Dabawen. Do you think may abuse of power ba sa side ng PNP? At ano yung message po sa PNP? The abuse of power remains to be determined by the court, no? I understand kapag tinatanong ko ang KOJC kung sa ilahang mga lakang nagaingon sila pirming mag-file me o complaint, dili na mo palampason. So ang ako ang pagkasabot, daghan sila mga giandam na mga kaso na ilahang i-file. So that remains with the court kung dunay abuse of authority. Pero kung opinion lang na ako ang inyuhang pangutan-on, definitely dunay abuse of authority din ha. Di na nato kinahanglan isa-isahon pa ang nakita nato na kalapasan nga nabuhat para lang mag-implement og search warrant. Wala tayong problema sa pag-implement sa search warrant, pero dapat unta masunod pod ang balaod sa pag-implement sa proper implementation of a search warrant. Last, Sir Gary, sir. Ako, sir, personally, sa tingin ko, wala na si Pastor Kibuloy dito sa Davao City dahil mahaba yung panahon na pwede siyang umalis na sa Davao City dahil mahaba din yung grandstanding na nangyari doon sa Senate committee hearing. So napaka taas ng time na pwede niyang pag-isipan kung aalis na ba ako o hindi. At isa din 'yon sa mga dapat pag-isipan din ng administrasyon, no? Dahil sa mga mahabang grandstanding sa committee hearing, hindi natuloy nakuha si Pastor Apollo Kibuloy. Personally, I think wala na siya dito sa Davao City. Mag-advocate na may bunker ba? Wala, hindi ako nakapasok kasi isang lugar lang ang lagi kong napapasukan, yung studio at yung cafe. Doon lang ako nakapunta. So hindi ko alam kung merong mga bunker dyan sa ilalim. Nasaan na kaya si Pastor Ma? Unya pa. Kung one guess kung nasaan si Pastor Kibuloy, nasa langit. Thank you, Pipi.